Maricel, thank you sa Anto, yung mentor ko po, grabe oh. Siya pa talaga yung kumukuha ng video sa akin. Thank you, Ma'am Maricel. Palapakan natin, Sir Anto. Thank you po. Hello. Okay pa kayo dyan? Oy, happy birthday kay Ma'am Maricel, ha? Birthday niya today. Sipin mo, pag birthday niya, gusto niya kayong makasama. Siyempre, ganun talaga dito sa front row, di ba? Priority natin yung business natin. Di ba? Ang saya today. Masaya ba kayo? Yeah, kailangan masaya tayo palagi kasi nasa pronto tayo. Ayan, so okay pa kayo? Naintindihan yung business? Kung paano nangyayari? Ayan, so ako naman nandito ako para pasayahin kayo. Kasi masaya ba kayo? Gusto nyo bang yumaman? Ayan, pag-usapan natin kung paano tayo yayaman. Ganun talaga. Kasi sa labas, ang dami-dami ng kung ano-anong pinag-uusapan, wala namang kwenta. Pag-usapan na lang natin kung paano tayo yayaman. Tama ba? Sino gusto ng yumaman? Taas ang kamay! Yan, ganyan ang energy na gusto ko. Diba? Kasi tinanong din sa amin yan. Nung una kong tumungtong dito sa pronto, tinanong din sa amin ng speaker yan. Way back ano pa to? Mga 2010 pa to. Kasi 13 years na po ako dito sa front row. Isa sa mga tinanong ng speaker, kung sino daw gusto ng yumaman, taas ang kamay. Alam mo, pag-usapang pagyaman, dapat kasali ka dyan. Hindi lang kamay ko, tinaas ko. Naalala ko, nung time na yon, sa sobrang excited ako, lahat ng pwedeng tumayo sa katawan ko, pinatayo ko. Aba, syempre, pagyaman baka mo eh. Totoo yan. Pinatayo ko lahat. Pati yung iniisip mo, tumayo. Yung balahibo ko. Diba? Ano ba iniisip natin, ha? Ayan, natanghali-tanghali, ha? Hindi, sobrang saya lang natin kasi meron tayong bagong baby nandiyan sa likod. Diba? Kakagaling lang po namin ng ano, ng kasa ng Maserati. Ginawa natin yung bago nating sasakyan. So, eto, thank you po. Magkano ka mo yung package kanina? Yung dalawang sasakyan sa likod, yan ang kapalit ng 4988. Pwede ba yon? Opo, kasi 13 years ago, nag-desisyon lang po kung itry si front row. So, namuhunan din, 4988. Pero yan na po yung resulta. Okay lang, share ko sa inyo para pag ikaw naging part na ng front row, alam mo din ang pwede mangyari sa'yo. Tama ba? By the way, papakilala po muna ako sa inyo, no? Ako po si Payan. Pakita natin video natin. Yeah, may video pala akong ganyan. Asa dapat? Umuurog yung camera. Ayun, thank you, Sir John Lloyd. Habol mo na lang yung camera sa akin. Yeah. So, yan. So, anyway, kung nag-iisip po kayo, baka hindi nyo rin linya tong front row. Huwag ka mag-alala, pareho naman tayo. Kasi, di ba, maraming ganun. Ang ganda ng business. Kaya lang, hindi ko linya. Hindi ko linya yung pagbebenta-benta. Kasi nung college ako, nag-aaral ako, binibenta ko yung katawan ko, walang bumili. So, ibig sabihin, wala akong talent sa pagbebenta-benta. Ayan, so, ako po ito, Philip Gunawan po ang pangalan ko. Ayan. Graduate po ako sa Adamson, mass communication po ang tinapos ko. Hindi po ako nag-aral ng sales or any marketing course, broadcasting po yung major ko sa Adamson. Kaya lang, syempre, dahil ako po ay naniniwala na pag ikaw nag-aral noon, kaya lang yung solusyon sa magandang kinabukasan namin. Because I'm from Bicol, pinanganak po ako sa Bicol at ang buhay namin sa Bicol hindi po masyadong maganda. Mahirap lang po ang buhay namin doon. Tapos sa bundok pa kami nakatira. Alam niyo naman ang buhay sa bundok, no? Kung hindi kamote pagkain, kamoting kahoy. Di ba? So masarap naman yun. Kaya lang, buti na lang may nangyari sa family namin na medyo hindi maganda pero naging susi yun pati ako napunta ng Manila. Nagkahiwalay po kasi yung mga magulang ko. Mga isang buwan lang sila nagkahiwalay. Kasi after one, matagkabalikan sila eh. Yun yung time na dinala na kami sa Manila ng parents namin. At hindi ko makakalimutan palagi yung pangaral ng lolo ko sa akin. Yung nabubuhay pa. Sabi niya, kasi that time lima kami magkakapatid at yung nanay ko mananahe, yung tatay ko jeepney driver, and birthday pala ng nanay ko ngayon. Kabirthday ng nanay ko ngayon. Grabe no? Kabirthday ni Ma'am Maricel. Tapos may isa pa nagbabirthday dito si Ma'am Judy. Ayan o. Oh. But ang daming may birthday ngayon! Diba? Ang lagi sinasabi ng lolo ko, since mahirap lang kami, mag-aral daw kami mabuti para pag nakagraduate, makakuha ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang sweldo, at the same time, makaipon para makapag-negosyo. Diba yun yun? Aral, trabaho, negosyo, ipon, negosyo. Alam nyo, nung nag-aaral pa ako, gusto ko na talaga makagraduate, and dahil sa hirap ng buhay, kinailangan ko po maging working student. Meron ba dito naging working student? Ayan si ma'am. Mahirap po maging working student, ma'am, no? Hinahati mo yung oras mo. Pero sa kagustuhan ko kasi makatapos,
Kasi po ako yung ano eh, sa aming lima magkakapatid, nung time na wala pa yung kapatid kong bunso, ako yung gitna. Eh nung time na nahihirapan yung parents ko na pag-aralin kami ng sabay-sabay, siyempre mamimili sila, di ba? Kung sinong ipatutuloy sa school, sinong pahihintuin. So alam nyo na nangyari. Ako po yung nabunot. Ako yung sinabihan na hinto ka muna kasi paunahin natin yung mga kuya mo. Siyempre, wala naman akong magawa, di ba? Maintindihan ko yung magulang ko. Pero that time, ayaw ko masayang yung panahon, kaya naghanap ako ng work. So high school pa lang po, naranasan ko na magtrabaho. So sanay tayo sa pagbabanat ng buto. Kaya lang, sa kagustuhan ko po makatapos, sinabay ko na yung school. Bumalik ako sa school. Kaya nga tinapos ko po ang pag-aaral ko sa loob ng 16 years. 16 years, kasi wala pang K-12 noon. Meron lang kami K-9. Ay, K-9, aso pala yun. Aso yun, di ba? So natapos ko yung pag-aaral ko ng 16 years. And right after graduation, hindi ko na po sinayang yung time. Kasi nga gusto ko talaga matulungan yung parents ko. Kasi nakita ko yung struggle nila sa pagpapaaral sa amin. Eh, alam nyo naman magkano lang kinikita ng jeepney driver? Saka yung nanay ko mananahe, magkano lang kinikita niya. So hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Nagsimula na ako maghanap ng work. Pagka-graduate ko, kinabukasan, naghanap na ako ng work. Nagsimula ako mag-job hunting dyan sa Ortigas. Nakarating na ba kayo sa Ortigas? Kasi ang daming mga building dyan, daming kumpanya dyan. Pero alam mo mga tao dyan, sabi nila matitigas daw. Yung unang kumpanya na in-applyan ko dyan, nagulat ako, sabi niya sa akin, "Abi Sir Gunawon, the interview was good." Di ba? Ganun. Siyempre, good ha? "But don't call us, we'll call you ha." Sabi ko, "Bakit ganun?" Naghintay ako ng mga isang dekada. Hindi, charot lang. Naghintay ako ng ilang buwan, ilang linggo. Wala naman tumatawag. So, siyempre, pumunta ako ngayon ng Makati. Pamilyar ba kayo sa Makati? Ay, naku, ang daming tao dyan, ano? Uy, grabe. Makakati. Magtabok. So, ang dami ko pong in-applyan. Siguro mga 10 kumpanya. Natataka naman ako. Pare-pareho naman yung sinasabi nila. Don't call us, we'll call you. Alam mo, napapaisip ako. Sabi ko, ba't ganun? Nagtapos naman ako ng pag-aaral. Bakit hirap na hirap ako maka-apply ng work? Tapos sinasabi pa nila palagi, don't call us, we'll call you. Wala naman tumatawag. Kaya yung huli, nabwisit na ako eh. Sabi ko dun sa kausap ko, don't call us, we'll call you ha. Siyempre nainip na ako eh. Sabi ko, what the fuck? What the F, diba? So yun, hindi ako natanggap dyan. Buti na lang tayo naman eh, hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa. Diba sa buhay, importante, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Kasi kailangan, punong-puno tayo ng pag-asa. Buti na lang, hindi man ako natanggap dun sa mga unang kong in-applyan. May magandang nangyari naman kasi naging artista po tayo. Yan. Hindi niyo po ba ako nakikilala? Dati po ako artista. Ako po ang original na Papa P. Ako to, guys. Nabusog lang. Yung iba nabubwisit eh. Ako po talaga original na Papa P. Kaya ang ginawa ko po, nag-audition po ako sa ABS-CBN para mag-artista. Sa awa ng Diyos, nagkaroon po ako ng chance maging artista. Ito po ako. Yan. Yan, nasa likod nyo ako yan. Kamay ko yan, ha? Hindi, ako po yan. Nag-start po akong work sa ABS-CBN under the TV production. Kami po ang nagsimula ng mga reality shows. Variety shows. Ito yung kauna-unahang reality na ginawa namin sa ABS-CBN. And kung familiar kayo dyan, ASAP, hanggang ngayon meron pa yan. Diba? Lima yung programa ko that time. Dalawang reality show, tatlong variety show. Malaki naman sana yung income. Kaya lang, as a breadwinner po, dineclare ko na yung sarili ko as a breadwinner. Kasi yung mama ko, sabi ko sa kanya, tigil ka na sa pananahi kasi nagkakaedad na rin sila at saka yung tatay ko. Ang hindi ko naman alam, yung kikitain ko dyan sa ABS, malaki naman sana sa TV production. Kaya lang nagsimula ako magkasakit sa sobrang puyat. Hindi po madali magtrabaho sa TV network. Lalo na yung gumagawa ka ng mga reality shows, variety shows, madugo po ang schedule namin. Halos hindi kami natutulog. Siyempre, as a breadwinner, bawal magkasakit. Tama po? Bawal magkasakit kasi pag nagkasakit ka, hinto ang lahat. Eh, nung time na yun, yung kapatid kong bunso, nag-aaral na rin siya. So, ako na yung nagpapaaral sa kanya. So, sabi ko, ano ba yan? 10 taon na. Kaya nag-decide ako after 2 years, lumipat ako ng radio. Kasi nga, ayaw ko magkasakit. Wala namang gusto magkasakit, di ba? Lumipat ako ng radio kung saan, tumagal po ako dyan ng 10 taon. So, huwag mo na isipin kung hindi mo tuli niya, pareho po tayo. Maganda naman yung trabaho ko, tama po? Maganda yung trabaho ko. Actually, pangarap ko po talaga magtrabaho dyan. Kaya lang, siyempre, mas maliit po ang sahod pag nasa radio ka. Although, kung sa sarili ko, siguro kasa naman siya, kaya lang nagpapaaral ka ng kapatid, sinusuportahan ko yung parents ko, tapos lahat ng bayarin sa bahay ako. Meron naman ako naipon ng mga panahon na yan. Dalawa, ang una ko naipon, iBag. Ang laki na nung iBag ko, pangalawa, libag. Kasi sa sobrang tindi ng schedule namin dyan, halos bihira na rin ako makauwi. Akala ko dati pag masipag kaya
mayayaman ka. Dito ko napatunayan, hindi pala sapat yung sipag lang. Kasi sinipagan ko po talaga halos sa ABS-CBN na po ako nakatira. Kaya ngayon kaibigan ko, sabi niya sa akin, alam mo, ang tagal-tagal mo na dyan, hindi ka pa rin yung mayaman. Kaya ako maliit pa lang, gusto ko talaga yumaman. Ewan ko, yun ang pangarap ko, gusto ko yumaman. Tama ba? Sabi ng kaibigan ko, alam mo, isa lang ang paraan para yumaman ka dyan. Sabi ko, ano ba paraan? Asawahin mo si Ma'am Charo. Huh? Sabi ko, bakit? Eh, di ba mayaman yun? Pag asawa mo si Ma'am Charo, di mayaman ka na rin. Sabi ko, well, pwede naman. Kaya alam, may asawa na yun eh. Tsaka parang ang hirap na, no? Paano pag nag-away kami? Eh, boss ko dati yun eh. Eh, kilala ko si Ma'am Charo. Alam mo, pag nagagalit yun, para ka nakikinig ng MMK. Totoo yun. Sabi ko, paano pag nag-away kami? Ano, dadaanin lahat sa sulat? Yung away nyo? Yung tipong pagkising mo sa umaga, may wala na siya, tapos may sulat. Nakalagay, Dear Philip, galit ako sa'yo. Hayop ka, iiwan na kita. Diba ganun? Eh, siyempre, sasagutin mo naman yun. Susulat ka, Dear Charo, umuwi ka na. Di na may galit. Diba? Sabi ko, puro kakalukuhan. Hindi, sabi niya, ganito na lang. Sumama ka na lang sa akin, mag-abroad na lang tayo. Yan, alam niyo po, pag-usapang pamilya, ito, totoo to, real talk to. Pag-usapang pamilya, ako po, willing po akong gawin lahat para sa pamilya ko, lalo na po sa dalawang tao, nanay at tatay ko. Kasi nakita ko po yung hirap nila eh. Kaya nga nung sinabihan ako ng kaibigan ko, sa abroad daw, malaki ang kitaan, so nag-try po ako, pumunta po ako ng Spain. Nagpaalam po ako sa ABS, napunta po ako sa Spain. Tingnan mo yung naging trabaho ko dyan. Kanina mukha ako artista, di ba? Tingnan mo ngayon, mukha na akong fans. Ultimo pagpapagupit, kita mo, dito mukha akong artista. Ito mukha na akong fans, oh. Ultimo yung pagpapagupit, di ko na magawa. Ang mahal po kasi ng gupit sa Spain. Kaysa magpagupit ako, ipunin ko na lang, ipadala ko sa Pilipinas. Hindi ko naman linya yan kasi nasa barko ako eh. Araw-araw na ginawa ng Diyos, nasa barko ako. Yung trabaho, napakahirap. Nakita yung mga kotse na yan sa likod ko? Naku, hindi po akin yan. Pero meron akong dalawa sa likod. Mas maganda. Yung mga kotse na yan, hindi ko alam kung kanino yan eh. Ang trabaho namin dyan, kung tawagin Chandler, kung nagsisiman ka, alam mo yun, kami po yung nagsusupply ng lahat ng kailangan sa loob ng barko. Tapos, madalas kong kausap mga kapitan. Minsan, madaling araw. During winter season, ang pinakamahirap dyan kasi minsan umaabot ng negative 20 degrees. Eh, alam nyo naman, pag ganun kalamig, nagyayelo po ang buong paligid. Yung mga sasakyan na yan, natatabunan po ng yelo. So, ang struggle ko everyday, pag winter, kailangan ko muna maghukay ng dadaanan ko. Kasi hanggang tuhod yung yelo. Pero alam mo, lagi ako umiiyak kasi ang hirap kaya. Ang hirap magpala ng yelo. Tapos madaling araw, ang lamig-lamig. Sabi ko, kung alam ko lang, ganito karami yung yelo dito, nagdala ko ng sangkap ng halo-halo para na-enjoy ko to. Kasi araw-araw ganun. Tapos pagdating ko sa barko, minsan ang kausap ko, kapitan, Japanese. Okay lang, pag American eh. Kahit baluktot tayo mag-English, ang hirap na rin ako pag Japanese. Hindi sila marunong mag-English. Kaya mga Japanese, pag nagsalita, kala mo lagi may kaaway. Ganun din sila makapag-usap. Ganun sila, di ba? Hindi ko naiintindihan eh. Alam mo, sinasagot ko, oh, talaga. Oh, puta, ina mo. Ganun. Pag di ko naiintindihan, ginaganon ko na lang. Wala hiya ka. Malaki naman yung sahod dyan. 70,000 a month. Pero alam mo, malungkot, napupunta lang yan dun sa pangbayad ng utang. Nagkautang po kasi ako eh. Kaya nga alam mo, pag meron kang kamag-anak na OFW, naku, kumukumustahin nyo po. Kung hindi man minsan, madalas kumustahin nyo. Hindi po madaling kalaban ng kalungkutan sa ibang bansa. Kaya pag tumawag kayo, sino dito may kamag-anak sa abroad? Yan, alam mo, pag nakausap nyo sila, or even sa messenger, try nyo po silang kumustahin. Kaya lang, tayo kasi mga Pilipino, pag kinumusta mo, nakakatakot yung kasunod, no? Alam mo, unahan mo na. Kumusta ka? Hindi ako mangungutang, huwag kang mag-alala. Yan kasi lagi kasunod dito eh. So kumusahin niyo po muna sila. Kaya lang, ang mga Pilipino dito sa Pilipinas, nasasanay ng pagtumawag. Ano, kailan ka magpapadala ulit? Kakapadala lang kahapon na. Una, ubus na kasi. Saka yung padala, palaging kulang, no? Padala mo ng 10,000, kulang. O sige, dagdagan natin, gawin 20,000, kulang ulit. 50,000, kulang pa rin. Puta, kailan sasakto yan? Hayop na yan. Diba? Mahirap po. Alam mo, pag dumadating yung sweldo, pupunta ako doon sa remittance. Lagi ako umiiyak. Kasi sabi ko, buti pa itong hawak kong pera bukas na sa Pilipinas na. Kasama na yung pamilya ko. Diba? Mahawakan na siya ng nanay ko, samantalang ako nandito. Tapos yung kahera doon, medyo pakialamera si ate. Sabi niya sa akin, sir, pwede mo magtanong?
bakit pag nandito ka, like ka, umiiyak? Sabi niya ganun. Eh, siyempre, lungkot-lungkot, di ba? Sabi ko, pakialam mo, kung gusto ko umiiyak. Sabi ko, paano hindi ka maiiyak? Bago pa lang ako dito, ang lungkot-lungkot, namimiss ko yung pamilya ko, ang hirap kaya. So, maya-maya, umiiyak na rin siya. Sabi ko, ba't po kayo umiiyak? Pakialam mo. Sabi ko, hayop na to, ayop yung nakikialaman, pero nakikialam. So, mahirap po talaga nasa ibang bansa. Tama ba? Hindi po biro ang makipagsapalaran sa abroad. Kaya nga, ako sabi ko, simple lang naman talaga pangarap ko. Gumanda ang buhay namin para yung mga magulang ko habang nagkakaedad. Maranasan nila yung masarap na buhay. Siguro wala namang masama doon. Tama po ba? Eh, hindi ko na nakikita yung future ko sa pag-abroad. Alam mo kung sinong kinapitan ko. Buti na lang, kumapit lang ako sa Panginoon. Madasali naman po tayo. Pinagdadasal ko sa kanya, Lord, hindi naman ito yung buhay na gusto ko eh. Napunta ako dito, pero ang hirap dito. Yung araw-araw na nakikipaglaban ka sa kalungkutan, nakakabaliw po siya. Eh buti na lang, sabi ko, Lord, bigyan niyo naman ako ng opportunity na pwede kong gawin para mas makatulong ako sa family ko. Alam niyo po, sobrang swerte mo ngayong araw. Kaya, okay lang ba doon sa mga bisita natin? Palakpakan niyo po yung mga nag-invite sa inyo. Kasi sobrang swerte niyo po. Hindi po kasi ako na-invite sa front row eh. Narinig ko lang po ito sa isang interview sa ABS-CBN. Imagine niyo, nasa Spain ako, narinig ko to noong January 9, 2010. Yang naka-orange na yan, si Sir R.S. Francisco po yan, ang presidente ng front row. At pinag-uusapan nila, front row business. Meron siyang sinabi during the interview, pag ginawa ko daw itong business na to, or ginawa mo itong business na to, magbabago buhay mo. Eh gusto ko magbago buhay ko. Alam mo, after the interview, tenex ko siya. Sabi ko sa kanya, sir, interested po ako sa front row. Paano po ba yan? Tapos in-invite niya ako dun sa dati nilang office, sa El Terrazo po, dyan sa may Tomas Murato. Isipin mo ha. Tapos nireplyan niya ako, sabi niya sa akin, punta ka dito sa main office, sa El Terrazo, sa QC. Sinagot ko siya, sabi ko, nandito po ako sa Spain. Narinig ko lang po yung interview niyo sa ABS-CBN website. Pero alam mo, may something kay Fronto that time na hindi ko na po siya nakalimutan. So after 2 months, na-decide po ako umuwi dito kasi hindi ko na rin kaya yung lungkot talaga. Buti talaga yung amo ko dun sa Spain mabait, naintindihan niya sitwasyon ko. Sabi ko, hindi ko na kaya. Pag tumagal pa ako dito ng ilang buwan, baka mabaliw na ako sa kalungkutan. So umuwi ako, surprise. Hindi alam ng mga magulang ko. Pagdating ko sa bahay, alam mo yung nanay ko, hindi sa pakapaniwala. Akala niya yung anak niya multo na. Kasi ang alam nila, nasa Spain ako, tapos kinabukasan, biglang. Tapos sabi niya, ba't ka nandito? Ano nangyari sa'yo? Sabi ko, ma, hindi ko na kaya lungkot dun. Mababaliw na ako sa kalungkutan dun. Yung araw-araw nag-aalala ko sa inyo, hindi ko na kaya. Pero alam mo, sabi niya sa akin, eh paano na tayo mabubuhay? Kasi, di ba, ako lang naman yung inaasahan nila. Eh, buti na lang, ako malakas talaga paniniwala ako na lahat ng bagay sa mundo may dahilan. Sabi ko sa kanya, bahala na si Lord, ma. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Buti na sinabi ko talaga si Lord, hindi si Batman. Madami kasing tao magsasabi, bahala na si Batman. Si Batman, di totoo, si Lord, totoo. Tama? Kaya, ilang weeks after, pumunta ako sa, doon, sa El Terrazo. Alam mo, nakakabaliw talaga. Nung pinipresent nyo, pinakita ni Ma'am Maricel na presentation, nabaliw ako doon sa 600,000. Mukha akong pera eh. So excited ako, 600,000 kikitain ko. Sabi ko sa speaker, sir, gusto ko na yan. Kahit kalahati niyan, gusto ko yan. Kahit nga 100,000, kahit 50,000, di ko tatanggihan yan. Sabi ko, paano ba maging part ng front row? Kanina pa ako excited. Tapos nilabas siya yung ano, eh ito yan sir, bibili ka ng package. Sabi ko sa kanya, gago pala to eh. Nakakasira ka ng mood ah. Sipin mo, 600,000, ang ganda, tapos 4980. Sabi ko, wala akong ganyan. Sabi niya, okay lang. Lahat ng bagay nagagawa ng paraan. Sabi niya, gawa mo ng paraan. Sabi ko, ano bang paraan ang pwede? Sabi niya sa akin, magbenta ka kaya ng gamit niyo. Sabi ko, kung makapagsalita ka, kala mo, kilala mo ko ah. Hindi naman tayo close ah, wala kaming gamit. Ang dami ko sinasabi, di ba? Sabi niya, kasi sabi ko, yung bahay namin, binabaha. Yung bahay namin sa Taguig, binabaha, lagpas, bubong. Kaya lahat ng gamit namin sira. Sabi niya, sir, ganito na lang, uwi na ho kayo. Pero gawin mo itong sasabihin ko sa iyo. Pagdating mo mamaya sa inyo, tumayo ka sa gitna ng bahay niyo. Sa gitna ah, tapos umikot ka ng 10. Yung unang madidilata ng mata mo, ibenta mo. Eh wala namang masama mag-try, di ba? So umuwi ako sa bahay, pagtayo ko sa gitna, sabi ko, kailangan mas matindi mangyayari today. 20 ikot ginawa ko. Nahilo ko eh. Problema, pag dilat ko, dumaan ang lola ko. Sabi ko, lola naman! Sa dami naman pagkakataon ngayon ka talaga dadaan dyan, lola naman! Sabi niya, inaano ka?
Sabi kasi sa front ko, ano makita ko, bibenta ko, tapos ikaw naman yung nakita ko, pambihira naman buhay ito. So hindi ako nakatulog, kakaisip ko kung saan ko ibibenta si Lola. Hindi ko naman siya binenta. Kasi, pero alam mo, sayang din, mahal yung bentahan ng antique ng mga panahon na yon. Pero hindi, sabi ko, hindi ako pwedeng pumayag ng ganun-ganun. So lapit ako sa mga kaibigan ko. May mga kaibigan kasi ako dati, mga classmate ko na medyo may pera. Sabi ko doon sa isa kong kaibigan, tol, tulungan mo naman ako gusto ko mag-front row. Kailangan ko makaipon ng 4988. Kailangan ko makabuo niyan. Sabi niya, ano may tutulong ko? E bala ko sanang ibenta tong kidney. Alam niyo, binibenta ko yung kidney ko sa kanya. Sabi niya, anuhin ko yan? E may kidney naman ako. Sabi ko, hindi, reserva mo muna. Ang dami kinaghanap ng kidney ngayon. Sabi ko, ikaw, may reserva ka. E saan ko ilalagay yan? Sa kilikili mo, ipitin mo, kailangan lagi mainit yan. Tapos dalin mo araw-araw. Sabi niya sa akin, ulul. So ayun, hindi niya ako pinautang, pero pinahirap niya ako 1K. So ang laki pa ng problema ko, di ba? Kulang pa, ang dami kong nilapitan, nagmakaawa, sabi ko, pagkakataon ko na to, hanggang sa awa ng Diyos na kompleto ko siya. So bumili ako ng package, pag-uwi ko, may dala akong package. Hindi man alam ng mga magulang ko kung ano yun. Sabi niya, ano naman yan? Eh, yan daw magpapayaman sa atin eh. Sabi ng nanay ko, sira ulo mo. Sabi ko, nakita mo yung mga bote na yan, laklakin mo lahat yan. Pag naubos na yung bote na, tirahin natin. Yung nanay ko po kasi may sakit sa puso. Alam nyo, sobrang blessing sa amin si Front Row kasi mula po na nag-take ng product namin ng Lux Renew tsaka yung Lux Batik yung mama ko, hindi na po siya na-operahan kasi kailangan niya operahan dati. Sa awa ng Diyos, ang laking tulong po ng product. Alam mo ngayon, ilang taon na siya umiinom niyan? Once a year na lang po ang check-up niya sa heart center. Tapos kanina, sa presentation ni Ma'am Marisa, may pinakita siyang babae doon yung nagka-goiter. Kapatid ko po yun. Tinubuan po siya ng non-toxic colloid nodule sa liig niya. Parang goiter yun. Umabot ng 5 cm. Eh, nung time na yun, wala man akong pera para papa-operahan siya. Naisip ko pagamitin siya ng product ng Front Row. Alam mo, sobrang miracle yun nangyari kasi after 5 months, yung 5 cm na bukol, natunaw po yan ng Lux Protect saka ng Lux White. Sabi ko, sa product pa lang ng Front Row, bawi na. Eh syempre, total, nandito na, may business, gawin na natin yung business. Sabi ko, aralin ko nga yung Front Row. So, sinimulan ko pang aralin yung Front Row at kasi gusto kong kumita. So, kumita po ako dito para at least alam nyo, wala pong magic sa ginagawa namin. Ito po yung una kong kinita sa Front Row. First 3 months, kumita lang po ako ng 5,400. Diba, ang laki? Ang laking kahihiyan. Sabi nila, 600,000. Kung makikita mo, unang cheque ko, 900. Baliktad pa yung 9, tapos kulang ng 30. Sabi ko, 600,000. Si Sir Anto pa yung sabi ko, Sir Anto, bakit ganito? Sabi niyo, 600,000. Tapos kayo, 900. Sabi niya, normal yan kasi nagsisimula ka pala. Tapos di ba weekly yung kitaan? Tingnan niyo dyan kung weekly yan. Monthly yan eh. So 3 months ko, 5,400. Sabi niya sa akin, okay lang yan, invite mo lahat ng kaibigan mo dito. So in-invite ko yung isa kong kaibigan kasi matalino yun. Nung time na yun, sobrang mahihain kasi ako eh. In-invite ko yung ano namin, cum laude. Sabi ko sa kanya, bro, dito ka sa Front Row, yaman tayo. Di ba matalino ka? Kailangan kita rito. Nakita niya yung income ko, ganyan o. Oh. Alam mo, pagkakita niya, sabi niya sa akin, alam mo, sira ulo kang tarantadong bobong gago kang punyeta ka. Sabi ko, pag nagmura combo, ang dami agad, pwede isa-isa. Sabi niya, alam mo, ganito lang kasimple yan. Hindi ako naging cum laude nung nag-aaral tayo para dyan sa katangahan na yan. Ang tanga-tanga mo naman, sabi sa akin. Nag-aaral-aaral ka, tanga-tanga mo. Sabi ko, nakakasakit ka na. Eh kasi tanga ka. Inulit-ulit pa nung anamil na yun. So, winukautan ko na siya kasi masakit na eh. Masakit eh. Di ba tawag-tawagin kang tanga? Tapos punta ako sa kaibigan ko, sabi ko, tol, tulungan mo ako, tinanga-tanga ako ng kaibigan natin. Kung ngayon, siya yung tanga. Sabi, ano ba may tutulong ko sa'yo? Sali ka sa Front Row. Ito yung kinita ko. Sabi niya, wow, ang ganda niya na. Sikat to na lang. Sasali ako dyan pag kumikita ka ng milyon. Gago rin pala to eh. Yung isa naman, ito yung malupit na sinabi niya, hindi ko makakalimutan. Sasali ako dyan, pero pag-iisipan ko. Wow. Ayun, 13 years na po, nag-iisip pa rin siya. Just recently, binalikan ko siya. Naku, may nangyari po sa kanya. Sabihin ko sa inyo mamaya. Kasi ako, alam mo, ang dami pong nag-negative talaga. Alam mo yung nag-invite ka ng 10, tapos 11 yung hindi sumasali. 2 buwan pa lang ako sa Front Row, wala na akong friends. Hayop yan. Wala na akong kaibigan. Yung tipong pumunta ako sa birthday party, tapos walang gustong tumabi sa akin sa mesa. Lahat sila nagkukumpulan sa isang mesa, tapos nagbubulungan. Pero yung bulong, dinig na dinig ko. Sabi ako, kandidikit dyan, re-recruiting ka nyan. Sabi ko, sana hindi mo na binulong, hayop ka, narinig ko eh. Sana nag-megaphone ka. So lahat sila, nilayuan talaga ako. Eh buti na lang, yung mga mentors namin,
andyan sila para i-guide. Sabi sa akin ni Sir Anto, okay lang yan, Sir Phil, kasi mas marami naman tayo hindi kakilala. Naniniwala ba kayo doon? Mas marami po tayo hindi kakilala. Eh, di sabi ko, oo nga naman. So, nangilala po ako ng bago at kaysa makinig sa mga negative, dyan po ako nakinig sa mga taong yan. Na dyan po yung upline ko, Sir Anto. Yun, oh. Yun ang bibidyo sa akin na doon po siya sa likod. Grabe. Sobrang nakakatuwa lang kasi ever since mula nung sumali ako dito. Up to this today. Hanggang ngayon, na may bago tayong milestone kasama namin. Sila po yung nag-guide sa akin. Si Sir RS, sabi niya, gawin ko yung fronto, 2 to 3 years, sagain ko daw, sipagan ko daw. Sabi ko, matsaga ako, masipag ako. Dito ko na ibubuo sa fronto yan. True enough, kasi after 2 years, ako na po si top 1 ng front row. Alam mo, nakakatuwa kasi nung nag-aaral po ako sa Adamson, nung graduate po ako, pang 11 po ako sa klase namin. Pang 11 lang. Pero na-realize ko, mas matalino pa rin ako dun sa top 1. Dalawa kasi yung 1 ko, siya isa lang. Pangit yun. So, kumita ako sa front row, 130,000 isang buwan. Pwede na po ba? Bawi na ba ako sa 14,988? Actually, bumabawi pa lang. Kasi alam mo, ang sikreto sa business na to, ituloy-tuloy mo lang. Alam mo, tinuloy ko lang after 3 years, 3 taon po, bago ko na-hit yung first million ko sa front row. 1.2 million pesos, kapalit ng 14,988. Alam mo, sabi ko, grabe naman. Kung alam ko lang, ganito pa lang, kalaking kitaan sa front row, sana hindi na ako nag-abroad. Kasi isipin mo, 1.2 million, kinita ko ng 3 years. Sa labas, kikitain ko rin yan siguro mga 10 years. Or maybe 15 years. At least sa front row, 3 years lang. Tama po ba? Mas maikli yung 3 years kumpara sa 10 years. Kasi sa ABS, di ko naman kinita yan. Kung kinita ko man yan, wala na yan. At dahil dyan, usapang pangarap. Ito po, tandaan nyo po sa lahat ng bisita namin. Sumali ka man o hindi sa negosyo namin, isa lang gusto ko sabihin sa'yo, sana wag kang magsawang mangarap. Kasi importante po na may pangarap tayo. Alam mo ako, ever since di talaga ako nawala ng pangarap. At usapang pangarap, ang sumunod na nangyari, may tinupad po akong pangarap. Pangarap ko na matagal ko ng gusto. Ito po yan, bumili po ako ng sasakyan. First ever car ko po yan, Lancer. Ayan, kasama ko si Sir Anto. Noong una ako nakabili ng sasakyan. Alam mo, pangarap ko dati kahit second hand lang. Kasi naiingit talaga ako dun sa may mga kotse. Nung college ako, may kaklase ako may kotse, second hand, eh mukha siyang paa. Alam mo, pag may kotse siya, mukha na siyang tuhod, ha? Sabi ko, mga ilang buwan pa, magmumukha na tong tao, eh. Kaya naiingit ako talaga sa may kotse. Kaya pangarap ko po talaga magkaroon ng sasakyan. At ang nakakatuwa, nung time na binili ko yan, sinurprise ko yung parents ko. Yan po yung mama at papa ko. Sabi ko sa nanay ko, samahan niyo ako. May bibilin tayo. Eh, mama ko medyo KJ siya, eh. Sabi niya, laki-laki mo na. Kaya mo na yan, sabi sa akin. Samahan niyo na ako, di. Napilit ko. Pagdating namin dun sa kasa, ang tanong niya, bibili ka ba ng sasakyan? Eh, sabi ko, hindi po. Aparador talaga bibili. Tsaka, ano, aparador tsaka supa. Sabi ko, bibili tayo ng kotse. Kasi sa totoo lang, yung mama at papa ko, lalo na yung mama ko, napakalampa kasi niyan. Maraming pagkakataon, yung mama ko, pag lumalabas ang bahay, one time umuwi yan, ang dami niyang pasa. Nagkasugat-sugat siya, sabi ko, na paano ka? Yung sinakyan daw niyang jeep, muntik sa makalatkad, sa sobrang siksikan. Alam mo, mula nung narinig ko yun, doon ko na talaga pinangarap, sana magkaroon ako sasakyan. Para yung nanay ko, hindi siya nahihirapan. Ayoko mabalitaan isang araw yung nanay ko nakalatkad ng jeep, no? Kaya nga minamadali ko, eh. Kasi hindi naman bumabata yung magulang ko. And pangalawa, nagkaroon po ako ng grupo sa 7 ibang probinsya. Mas madali po yan pag may sariling sasakyan. Kasi po, sa tagal ng panahon, ganito po buhay ko as commuter. Baka po nakaka-relate ka. Yung aalis kang cute, uuwi ka dugyot, madalas yan. Diba? Tapos yung picture na yan, oh, yung maraming tao, ito. Akala ko mag-audition kami sa PBB. Sasakay pala to ng MRT, guys. Yung MRT nandun pa, oh. Imagine mo naman yan. Eh, nung nasa ABS-CBN ako, lagi na ako sumasakay ng MRT. Diba? Sinusumpa ko nga yan, eh. Kasi halos abutin ako ng 4 oras, lalo na pag rush hour. 4 oras yan bago ko makatungtong dun sa pinaka, yung yellow platform, pangarap ko yan, eh. Pag nakatungtong ako dun, umiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, buhay pa ako, thank you po, Lord. Sa dami ng pagdadaanan mo, makasurvive ka dun, swerte mo. Tapos sakto, pag dumaan na yung train, putsa yung mga tao sa loob, punong-puno. Pagbukas yung pinto, sabi ng lalaki sa akin, ano? Sabi ko, hindi naman ako sasakay. Nagkagagalit, di ba? Eh, syempre, ayaw mo malit sa work. Pagsara nung pinto, doon ko sinitsempo yung katawan ko. Sinisiksik ko yung sarili ko. Pagsara nun, pasok ako, eh. Shoot, eh. Kahit ang sikip, sabi ko, putsa, hindi talaga lahat ng masikip, masarap. Kasi alam mo, madalas,
Yung mga ako nakadikit dun sa salamin ng pintuan. Malamig naman yung pintuan, na-enjoy ko siya. Ang hindi ko na-enjoy, nag-uusap sa harapan ko. Eh minsan, sa sobrang asar ko kasi, tawanan silang tawanan, ang sakit na ng ulo ko. Sabi ko, kuya, pwede ba magtanong? Saglit lang ha. Ano yun? Tae po ba ulam nyo? Sabi niya, ba't naman ako mag-uulam ng tae? Sana ulo ka ba? Wala lang ko, naisip ko lang. Kasi katabukan ng bibig niya, tae po naaamoy ko eh. Sakit talaga sa ulo. Tapos akala ko yun ang pinakamalala. Ang pinakamalala na experience ko dyan, I don't know, baka na-experience yun din. Yung busy-busy ako nagtitext, merong something na gumagalaw sa loob ng bulsa ko, tapos kinamot ng itlog. Pagtingin kong ganun, may nakapasok sa bulsa. Pinalo ko, sabi ko, hoy! Bakit ka nangamot ang itlog ng itlog? Ang puta sabi sa akin, ay kala ko itlog ko. Paano sa akin napunta yan? Hayop ka? Yung pala mandurukot si Gago. Wala siya madukot, kaya kung saan-saan nakarating. Siguro may napil sa malambot. Oy, buti di kinurot. Hayop na to. Pero alam mo, mga ilang minuto din yun, ha? Sabi ko, na-enjoy ko siya. Iba rin pala feeling. So, isipin mo kung babae ka, naranasan mo yun? Hindi talaga enjoy mag-commute. Hindi siya masama mag-commute. Pero alam mo, pag ito naranasan mo, pucha naman. Kaya di ba, huwag kang magsawa mangarap. Ha? Isipin mo, gusto mo lang umuwi, buwis buhay na. Tingnan mo pinagdadaanan niya ni kuya. Isipin mo kung isang oras ka na kaganyan, sabi mo sa akin, enjoy yan. Buti nga yung konduktor, maparaan pa. Ganyan kahirap mag-commute sa Pilipinas. Kaya huwag kang magsawa mangarap. Eto pa yung mga babae, kawawa naman sila. Isipin mo naka miniskirt ka, nakasabit ka sa bus. Tapos yung mga frontliners sa jeep naman. Sabi ko, kawawa naman yung mga babae natin. Dito sa Pilipinas, kawawa yung mga babae. Pero alam mo, nakita ko to, mas naawa ko sa mga lalaki. Tingnan mo naman to si kuya. Matindi, pinagdadaanan niya. Yung gusto mo lang makauwi, tapos di mo alam, mapapasubo ka naman. Isipin mo, kung ikaw na sa sitwasyon na yan, enjoy mo ba? Hindi mo enjoy yan. Ang hirap kaya mapasubo. Isipin mo, oh, ganyang kahirap. Kaya okay lang, mangarap lang tayo. At pag may pangarap ka, kunin mo dito sa front row yan. So, tuloy-tuloy lang tayo. After 4 years, ayan na po siya. Yun ang maganda sa business. Habang tumatagal ka, inaaral mo, yung income mo palaki ng palaki. Diba? Tuloy-tuloy lang yan. Hanggang sa pagdating ng 5 years ko sa front row, kumita na tayo ng 100,000 weekly. Pwede na ba sa inyo yon? 100,000 weekly. Alam mo, sabi ko, grabe naman, kung alam ko lang na ganito pala kaganda kitaan dito, sana ito na lang ginawa ko mula noon pa. Kahit wala pang front row siguro, sana ito lang din ginawa ko. Ang ganda ng kitaan dito, sobrang tindi. So, pag na-experience mo yan, tuloy-tuloy ka lang. Siyempre, lumaki grupo namin, marami na rin kumikita. Hanggang sa umabot na yung 2017, nagpa-500,000 tayo monthly. Pwede na po ba sa inyo yan? Hindi ko na po napigilan yung mga tao. Siyempre, paano mo pipigilan yung mga tao kung gusto nilang kumita? So, umabot ako ng 1 million in 2 months noong 2017. Sarap lang sa feeling kasi grabe, sabi ko, ito yung income na pangarap ko. Kaya nga dito ko napatunayan, pag marami ka na palang pera, alam mo, nagiging paborito kang anak. Totoo yan, kasi alam mo, nung nagsisimula po ako sa front row, dumating sa point na sinusumbatan ako ng magulang ko kasi sabi nila, pinag-aral ka namin, tapos yan yung gagawin mo, walang kasiguraduhan yan, pati ka bumalik sa ABS-CBN, pati ka bumalik sa abroad. Kasi alam ko na hirapan sila, kaya nila nasasabi yun. Dumating na sa time na para daw tumigil ako sa kaka-front row, hindi nila ako tinitira ng pagkain. Kasi alam nila, wala man akong pera eh. So, pag uwi ko sa bahay, madalas walang pagkain. So, yung gutom ko, tinutulog ko na lang. Eh, hindi ko naman yun minamasama kasi naintindihan ko naman sila. Eh, one time, pag uwi ko madaling araw, may nakita akong ano, buntot ng isda dun sa kaldero namin. Alam mo, naiyak ako noon kasi sabi ko, kala ko hindi na nila ako mahal. Kasi di ba, hindi pa ako nakakapag-abot noon, di ba ako kumikita. So, excited ako kasi finally, makakakain ako. Pagbukas ko nung kaldero, nakangiti sa akin yung isda. Puro titik pala siya. Sabi ko, buti pa yung pusa, tinira ng pagkain. Nakangiti lang sa akin yung pusa. Ay, yung pusa, yung ulo ng isda, sabi niya, it's a prank. Hindi pa uso yung mga nagpa-prank, na-prank na ako. Pero alam mo, sabi ko, okay lang, tuloy lang. Pero alam mo, nung kumikita ako ng ganyan, Diyos ko, iba na usapan ngayon. Kasi alam mo, yung natutulog ka, tapos may kakatok. Ganyan, no? Anak, gising na, yung breakfast mo, ready na. Akalain mo yan, sabi ko. Nanay ko yun ah. Pagbangon ko, nagulat ako, daming pagkain sa table. Wow. Ang daming pagkain. Kain ako, di ba? Tapos busy-busy siya, nagluluto siya ng pang-lunch ko. Imaginin mo ah,
Nag-aalmusal ka pa lang, pinagluluto ka ng lunch. Kasi siyempre nakakaramdam mo ko ng something. Siyempre kilala ko naman yun. Tapos sabi sa akin, anong gusto mong dinner pag uwi? Akalain mo nga naman. Eh naalala ko dati yung mga pinapanood kong pelikula. Pag mga mayayaman, ganyan magsalita eh. Yung pataas, yung parang ganito, magandang umaga sa'yo, mama. Magandang umaga, iho. Kumusta mga negosyo? Ganun dapat. Yung mga mahihirap, iba din kasi mag-usap eh. Pag nag-usap, pailalim eh. Inay, inay, inay! Laging ganun, kaya pahirap ng pahirap yung buhay. Pero yung mga mayaman, kailangan, magandang umaga. Kaya nung ginanon ako ng nanay ko, sabi ko, mukhang may kailangan ka na naman, mama. Hindi na mama, mama na. Yayamanin eh. 100,000 ba naman? Sabi niya, may 20,000 ka ba dyan? Sinasabi ko na nga ba, hindi ako pwede magkamali. At aanuhin mo ang 20,000 habang kumakain ako ng hotdog. Sabi niya, dadalawin ko sana yung lolo mo eh. Namimiss ko siya eh. Sabi ko kung ganun, masusunod ang kahilingan mo. Dodoblihin ko yan. Pero isang kondisyon lang kailangan ko. Sabi niya, ano yan? Huwag na huwag kang uwi sa pamamahay na to na hindi mo nauubos yan. Dahil pag di mo nauubos yan, hindi ka na makakaulit. Alam mo, sabi ng nanay ko, upo anak, takot na takot siya, upo anak. Diba? Pag marami ka ng pera, pati nanay mo mag-uupo na sa'yo. Upo anak eh. Alam mo, promise, lagi ko binabagit ang parents ko kasi minsan di ko na maintindihan yung mga magulang. Meron silang ugali na hirap intindihin, no? Yung mga magulang natin. Eh ako pa naman, pinalaki ako ng magulang ko na nung lumala ko, sabi niya, ikaw masama yung sumasagot sa matatanda. Huwag kang sumasagot, ganun-ganun. Siyempre, kinalakihan ko yun. Kaya nung minsan pinapagalitan ng nanay ko, hindi ako sumasagot. Kasi, eh nagagalit na sabi niya, kinakausap kita, sumagot ka! Eh di sumagot ako kasi, at kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan? Sabi ko, kanina ayaw yung sumagot, hindi yung sumasagot. Yung sumagot, kailan natutong sumagot? Di ba? Humingi lang ako 20 pesos, Diyos ko, ang dami sinabi. Ganyan pa yung mga nanay nyo? Sabi ko, mga pahingin 20. 20? Ano kala nyo sa tumatay ng pera? Mga walang iyan kayo? Kung alam ko lang, nung magiging pabigit kayo sa buhay ko, sana pala noon pa, binala ko yung sa sinapupunan ko. Sabi ko, 20 lang yun. Bakit ako babalik sa sinapupunan? Di ba ganun sila? Sabi ko, ngayon mo kaya ako balik sa sinapupunan mo, ma? Kung kaya mo, 20 lang eh, dami nasasabi. Pero alam mo, ganun talaga sila, no, mga parents natin. Kaya nga sa mga kabataan dito, lalo na, naku, ako alam, pakiusap ko sa inyo, unahin nyo muna mga magulang nyo. Utang na loob, no? Hindi kung sino-sino inaatupak nyo. Unahin nyo magulang nyo. Bakit? Yung magulang natin, wala nang kapalit yan, mag-isa lang yan, nag-iisa lang yan. Kung tumatanda kayo, magulang mo, lalo nagkakaedad yan. Bising-bisi ka sa ibang bagay, kung ano ang pinaggagawa mo. Di ba? Yan, ang nakapapala nyo, kaka-TikTok nyo. Yung TikTok na yan, buwisit yan. Nung minsan, buwisit na buwisit ako sa TikTok na yan. Kasi sabi ko, ano ba yung meron sa TikTok? Kasi lahat ng tao nababaliw sa TikTok. Yung mga pamangkin ko, puro TikTok ang alam. Magugulat ka na lang from afar, yung mga pamangkin ko nagagano'n. Hindi yan, gawa niyan. Ah, nagtitiktok yan. Eh, minsan sinilip ko yung TikTok. Diyos ko, sa dami naman makikita ko. Ang nakita ko po, yung mag-shotaro na magsiraulo yata yun. Naglalambingan yung mag-shota. Sabi ng babae dun sa boyfriend niya, oh, kung di ba masira ulo yan, yung mga babaeng to, di ko alam kung ano minsan nakakain nyo eh. Sabi pa naman niya dun sa boyfriend niya, oh, tumitirik-tirik pa yung mata. Sabi niya, babe, pag naging kuto ba ako, mamahalin mo rin ako. Sipin mo, pag naging kuto raw siya, kung mamahalin pa rin siya. Sabi naman ng gagong boyfriend, hindi babe, hindi ka magiging kuto, no. Putang inang dalwa. Ang sarap niyong sasampalin ko kayo eh. Kuto, kung ako yon, ah, kuto ka, titirising kita, gago ka. Eh, ayoko ng TikTok na yan. Tapos may nakita na naman ako. Di ba? Magjowa na naman sa loob ng kotse pa. Yung babae, sabi ng babae, oh. Ano nga na ni nene mo? Wala naman siyang kapansanan, pero ganun siya magsalita. Ano nga na ni nene mo? Sabi ko, ano sinasabi itong hype na to? Ano nga na ni nene mo? Inulit-ulit ko. Pagka sa naintindihan ko, ang sabi niya, I don't want this anymore. Pwede namang maayos sabihin, di ba? Pwede naman, I don't want this anymore. Eh, di tapos. Kailangan talaga, ano nga na ni nene, no? Buta mo, nakakaubot. Kaya buwisit ng TikTok na yan. Tapos kahapon lang, may napanood ako. Bago. Saka itong mga, sorry sa mga babae, ba't hilig niyo po makipag-away, no? Hilig niyo magsimula ng away.
Kasi yung kahapon, nakasakay sa motor. Boses lang nila naririnig dun sa video. Yung babae nagtanong sa boyfriend niya, sabi niya, "Babe, pag namatay ako, sino ipapalit mo sa akin?" Sabi niya, "Kahit sino." "Oo, kahit sino, di ako magagalit." "Di ka talaga magagalit, ha?" "Kung di ako magagalit, si ano na lang siguro, pag namatay ka, si ano siguro papalit ko sa'yo? Yung kaibigan mo. Parang Juliana yung pangalan," sabi niya. Tapos sabi ng babae, "Ha? Ha talaga, si Juliana? Siguro may something kay Juliana. Kung ino mo, anak, ina ka. Pinagmumura niya yung lalaki. Pinagmumura niya talaga." Sabi niya doon sa boyfriend niya, "Pag namatay ako, dapat kasama kita sa hukay." Sabi doon yung lalaki sa kanya, "Gago, pag namatay ka, mag-isa ka kung ina mo." Sabi, akalain mo yan, matangilig yung makipag-away, no? Tapos nakikipag-away din kayo sa tulog. Nag-text ka sa siyota mo, tulog. "San ka?" Siyempre, walang reply, tulog eh. Sipin mo, pag-kissing, break na kayo. Gago ka ba? Natulog lang eh. Tapos nag-explain pa yung boyfriend. "Kakagising ko lang. Ang dami mo pa rin sasabihin, hindi ka naniniwala." Nakaulog itong mga to. Hindi kayo maintindihan minsan eh. Tatanungin mo, anong gusto mong pagkain? Sasagutin ka ng kahit ano. Anong gusto mong pagkain? Kahit ano, mahal. Saya pa niyan eh. Ito, kainin mo to. "Oh, bakit ito?" Eh sabi mo kasi kahit ano. "Oh nga, kahit ano, pero hindi ito." Tapos magpa-tantrums kang ganyan. Tuloy, may restaurant na nabuo. Pangalan ng kainan, kahit ano. Meron ako nakitang restaurant, kahit ano restaurant. Dahil sa inyo. Tapos saan mo gustong kumain? Kahit saan, ikaw na bahala. Tapos sabihin, "Ah, ito, sumasap dito, dito lang tayo." "Oh, bakit dito?" Eh sabi mo kahit saan ha. "Oo nga, pero hindi dito." Alam mo yung konti na lang talaga, maka, di ba? Gugulo eh. Pwede namang sabihin ang gusto mong pagkain, gusto ko sa McDo, di ba? Kaya may restaurant na tuloy, kahit saan restaurant. Dahil din sa inyo yan. Di ba? Ito naman kasi mga lalaki to, isa rin. Oo, di ba? Oo. Kaya kayo mga girls, ha, kapag magpapaligaw kayo, huwag kayo magpapaligaw sa walang pera. Totoo yan, kasi minsan yung mga lalaki kakapal din ang mukha eh. Alala ka sa loob nyo makipag-date. Makikipag-date kayo, tapos yung perang pang-date nyo, galing pa sa magulang nyo, nakakahiya naman sa inyo. Kung hindi mo pa kayang bumili ng brief, huwag ka muna makikipag-date. Kasi pag di ka binigyan ng nanay mo, galit ka pa eh, kapal din naman ang feslock mo eh. Tapos kayo mga girls, huwag kayong papayag makipag-date sa walang pera. Alam nyo ba kung bakit? Tingnan nyo to ha, makikipag-date ka sa walang pera, tapos tatawagin kang prinsesa, reyna, pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Isipin mo ikaw ang prinsesa, tapos pag-anniversary nyo, anong pansusundo sa'yo? Tricycle? Sasabihin sa kanya, "Babe, baba na, nandito na yung service." Pagbaba mo, di. Sasakay ka na, di ba? Nag-ayos ka. Sakay ka sa tricycle, di ba? Siyempre kayo, dalawa lang sa tricycle, mag-uusap kayo. "Babe, happy anniversary. I love you talaga, babe." Eh, yung driver, gago. Ah, ganun ah. Nag-uusap kayo sa loob, wala maintindihan kasi, di ba, buisit yan. Eh, biglang nag-away sa tricycle. Nag-away, ano sabi mo? "Stop the tricycle." Wala man lang kasosyal-sosyal. Eh, ang malala, pinansundo sa'yo, habal-habal. Paano kayo pag nag-away kayo? Manong stop the habal-habal? Pangit naman nun. Kung magpapaligaw ka, yung naka-Maserati. Yung naka-GTR. Para pag nainis ka, "Can you stop the Maserati?" Huh? Di ba sosyal? "Can you stop the GTR, please?" Ang sosyal pa rin. Hindi po, tapos i-date ka saan? Sa tusok-tusok? Tuhok-tuhok? Di ba? Eh bakit? Romantic naman yun. Romantic talaga yun. Lalo na pag bagong luto yung ano, yung chicken balls, habang niluluto ni Mano, itutusok na ganyan. Tapos isasawsaw yung lalaki, tapos, "Babe, nga, pagsubo ko sa'yo ganyan, happy anniversary, babe, ikaw naman si tanga." Mainit kasi. Sinungal-ngal ka nung mainit na baseball, chicken ball, kaya di ka magkanda. Tapos saltuwa ka pa, "Nakakainis ka talaga, napasyo tuloy ako." Tapos sasabihin ng lalaki, "Oh, kiss ko na yan, kiss ko." Mga... Ang sarap kunin ng kawali, tas talaga, ha, pang, ina ka. Nakakita ako ng ganyan eh, sarap, alam mo, sarap yan nung barbecue, ang ina ng dalawa. Sarap ang pa talaga namin. "Ay, napakasu ka, babe, sige, kiss ko na yan, kiss ko yan." Ang ina ninyo, nakakabwisit kayo. Diba? Eh paano, itong mga babae ito, masabihan lang na maganda, kala mo.
Diba? Diba? Masabihan lang kayo ng, tapos kunwari, ang boses pa, mala Robin Padilla pa. Yung tipong, ay puta, erap yun. Paano ba si Robin? Ama ka siya, puta, erap nga to. Paano kung gagawin? Diba, minsan Robin Padilla. Ang ganda mo siya. Diba, ganyan? Ang ganda mo naman. Diba? Ganyan. Ako, huwag na kayong magpapaano dyan. Diba? Kasi itong mga lalaking to, naku, nasabi ko sa inyo, pero hindi, babae talaga promotor ng lahat. Ay nga pala guys, follow me on TikTok ha. Oy, pero, Diyos ko naman, di naman ang gagano sa TikTok. Yung mga, nang naging kuto ako, mamahalin mo right now, oh. Sarap mo talagang sandukin eh. Diba? Oh, ganyan. Kaya mag-fronto po tayo. Para pag ikaw kumikita ng ganyan, diba? Ganda buhay mo. Tama ba? Ayan o, oh, 1 million in 2 months, pwede na ba yan? Pero saan nagsimula yan? Doon o. Oh, nag-start yan doon sa 5,400 para makita nyo na walang magic. And I remember, sabi ko kanina, may kaklase ako, sabi niya sa akin, sasali lang siya dito pag kumikita na ako ng million. Binalikan ko po siya. Sabi ko sa kanya, tol, tara na mag-fronto ka na. Kumikita na ako ng million, ano ka ba? Sabi pa niya, oo nga, nakikita ko nga sa Facebook mo eh. Kaya lang, di na lang makakasali dyan. Sabi ko, bakit naman? Eh kasi pag sumali pa ako ngayon, malamang sa malamang iwan na ako. Sipin mo to ha, nung 2010, ini-invite ko siya para hindi siya maiwan. After ilang years, sabi niya, iwan na siya. Bobo. Diba? At ito yung malala. Yung nagsabi sa akin na pag-iisipan niya. Alam niyo po, 13 years na po siya nag-iisip. Pinuntahan ko sa noong nakaraan, nakita ko yung kapatid niya. Sabi ko, ate, makikibalita lang sa ano kung sa kaibigan ko, wala na kasing Facebook eh. Sabi niya, ay, hindi ko ba nabalitaan yung nangyari sa kanya? Sa isip-isip, malamang nandito nga ako, gago ba to? Sabi ko, ano ba nangyari? Eh, pinasok namin sa ano, nasa mental siya. Ay, bakit po? Eh, lagi niya kasi sinasabi na may pinag-iisipan daw siya. Sabi ko, hala. Sabi ko, sige ate, alis na ako, baka ako mamabintangan eh. Lagi siya nagsasabi na may pinag-iisipan siya. O kaya kung ikaw pag-iisipan mo to, huwag ka na sumali. Hindi ko naman na naisip mabaliw ka nung sa kakaisip mo. Wala akong yumaman sa kakaisip ha. Pero may kaibigan ako nabaliw dyan. Wala pong yumaman sa kakaisip. Pero may nabaliw. Diba? Pag-iisipan mo yung ganyan. Bago mo pinag-iisipan. Maaring ayaw mo yung pinapakita ko sa'yo. Pero alam mo, ganun talaga. Gusto mong makuha yung mga pangarap mo, walang masamang mag-try. Trinay ko lang naman. Buti na lang talaga, trinay ko. Kasi kita mo nangyari sa akin. Kung hindi ko siya trinay, hindi ako kikita ng 17 million in 1 year. Ganyan po kaganda yung business. Hindi ko na mapigilan yung mga tao. Hindi ko sila pwedeng sabihin, huwag ka na bumili ng package, sumayaman ako. Ganyan lang ko kasimple. Ito, papakita ko lang ko sa inyo to. Ito po yung weekly income ko sa front row. Iniipon ko kasi yung ano eh, yung kopya ng mga cheque ko sa front row. Mabilis lang naman to. Pakita ko lang ko sa inyo. Yan, paminsan-minsan bumababa po yung income ko. From 100,000 nagiging 53,000. Pero pwede pa rin po ba isang linggo? O, sumunod na linggo, 72,000. Medyo makapal po ito ha. Kaya kung matalino po kayo sa math, paki-add na lang ng mabilis ha. Sumunod po, 83,000. Sumunod na linggo, 46,000. Pero nasundan siya ng 79,000. Okay lang. Kasi meron ulit akong 139,000. Sumunod, 80,000. 118. 127. Man yan, may 108 ulit. Meron pa 129. Na-add nyo po ba? Ulit. Charot, charot. 115,000. 115,400. 142,000. 113,000. Sumunod, 124, 136, 131, 233. Sumunod, 250,000. 108,000. 131, 97, 119, 105, 162, 242. Sumunod, 97 plus 39,000, 122. Grabe guys, hindi mo siya mapipigilan. Wala pong magic, di ba? Sumunod, 119, 121, 147, 126, 195, di ba? 134, 141,
pa lahat ng gusto mo pwede mong bilhin. Kasi kahit ubusin mo yan, meron ulit. Meron na naman. Ayaw ko na nga sana, pero meron na naman. Nakakainis na nga, oh. Ano na? Oh. Meron pa? Oh. Baka ini-expect mo, sira yung kasunod. Meron. Tuloy-tuloy po yan. Basta linggo-linggo po yan. Yan. Tuloy-tuloy. My God. My God kasi, di ba? Oh. Ito total ko na nga para mabilis. Total na lang natin to. Dinotal ko kasi itong mga besi eh. Ang total niya ay 11.3 million. 11.3 million. Sarap? Kasing sarap ko. Ito pa po oh. 154,000, 98,000, 101, 68, 98,000, 74,000, 86,000, 92,000, 74. Nakikita nyo pa gano'ng galing siya? Pwede ka naman bumawi. 84, 69, favorite number ko to eh. 125, 103, 129, 138, tuloy-tuloy. Hindi naman natin kayang pigilan yung Friday, hindi po ba? Oh, sa susunod, 93, 103, 75, 95, 76, 79, 96. Ganito po yung mga grade ko nung college. Ano mas masarap? Yung grade na 94 o yung 94,000? Told you eh. Sarap, di ba? Oh. Tuloy-tuloy lang, guys. 235,000, 329, 111, 146, 88,000, 155,000, 4.7 million. Bawi na po ba sa 14,988? Eh, ang matindi niyan, bumabawi pa lang. Kasi tingnan niyo po, before pandemic, nagka-pandemic, tuloy-tuloy yung kitaan sa front row. Diba? Naka-lockdown kami, pero tingnan mo naman. Hindi namin problema yung ayuda. Nauso po yung mga Zoom, yung mga Google Meet. Nag-online po kami, online presentation. Araw-araw, nagsasalita kami. Kaya kahit nasa bahay lang, nagka-cash out ako ng ganyan. Diba, sobrang blessing po ng front row. Ito po yung negosyo na kahit magka-pandemic, tuloy-tuloy. Sa ganda ng products natin, may kinalaman pa sa health and wellness yan. Eh, lahat naman ng tao gusto maging healthy, di ba? At lahat ng tao gusto kumita. Oh. Kumita ako ng 2.8 million habang naka-lockdown sa bahay. Pwede na ba yon? O iba pa yung kinikita mo sa products? Kasi yung products natin, kaliwaan po ang kita dyan eh. Di ba? And then, nakabili akong 2 condo unit. Regalo ko sa sarili ko yan. Tapos, ang pinakamasarap sa front row, makapag-travel ka around the world ng libre. Sino po dito mahilig mag-travel katulad ko? Ayan, so pag nag-part ka ng front row, isa sa mga kailangan mo kasi kasuhin, kumuha po kayo ng passport, ha? Kasi hindi po kayo makasama sa tour namin pag wala kayong passport. Eto po, nagpunta kami ng Hong Kong, nasundan po yan ng Singapore. Alam mo, sa buong buhay ko, hindi ko na inakala na makarating ako dyan sa Marina Bay Sands. Kasi madalas po ako nung college sa Manila Bay. Oo, kasama ko yung mga klase ko dati, nagsiswimming kami dyan sa Manila Bay kahit bawal. One time, nag-dive kami. Pag-ahon ko, may UFO sa ulo ko. Isang tumpok. Sariwa, mainit pa siya. Sabi ko, ano to? Inamoy ko. Oh, confirm. Kadiri talaga doon. At least sa front row, nasa Marina Bay Sands. Hindi sa Manila Bay, di ba? Eh, imut-imut lang, oh. Oh my God, pogi ko dyan. Akala mo galing lumangoy. Hanggang tuhod lang po yung tubig dyan. Nag-imut lang talaga ako dyan. Tapos pumunta rin kami ng Thailand. Ng Malaysia. Pumunta pa kami ng Dubai. Nag-yacht party kami sa Dubai, sa Abu Dhabi. Yung mga dati nakikita ko lang sa magazine, sa pelikula na pupuntahan natin. Imagine mo naman yan. Yacht party namin, oh. Grabe. Sa halagang 4988, nakarating ako ng South Korea. Unang beses ko sa South Korea yan. Eh, nasundan pa ng Australia yan. Guys, alam mo, di ka makapunta sa Australia ng 14,900 pesos, ha? Ang mahal-mahal pumunta dyan. Pero sa front row, all expenses paid. Oy, nandito pala yung mga kasama ko sa Australia. Madam Jessica and Sir A.R. Estanya. Yung mga M-Club natin, di ba? Tapos pumunta kami ng South Africa. Yan guys, pumunta kami dyan sa Cape Town, sa Johannesburg. Grabe yan, 2 city yan. Ang ganda-ganda ng South Africa, no? Ayan, oh. Ito sa ano to, sa Johannesburg. Yung hotel namin, ayan. Nasa gitna ng wild. Eh, lahat ng wild animal nandyan. Nag-aalmusal ako, yung hotel namin,
Sa likod nun may balcony, pero wala siyang bakot. Sarap nung kape ko, nakataas pa yung paa kong ganyan, humihigil po kong kape. Tapos pinakita akong dalawang tigre ba yun, uli yun na kumakaripas, sa akin nakatingin. Eh alasin ko ng umaga yun, oras pala ng hunting nila, ako yung gustong almusalin. Sabi ko, hayop na to, ako nagkakape lang, siya gusto niya, tao almusal niya. Kasi tira mo naman yung hotel namin, nasa wild talaga siya. Pero it was a good experience. Yung apply ko sa Anton, nag-iwan ng iPhone dyan. Nalaglag kasi yung iPhone niya. Paano mo kukunin yun? Napapaligiran ka ng mga leon. So hindi na namin kinuha. Sabi ko, sayang naman yung iPhone. Nalaglag kasi dun sa yung sinasakyan namin na ganun. Nahulog yung mga leon nakapaligid sa amin. Eh hindi ka pwedeng kumilos-kilos dyan eh. Pag gumalaw ka, nadidisak sila, aatake sila. Pero good experience. Tapos sa sundan niya, nagpa-cruise ship si Front Row. Sa It's the Ship kami niyan. Siguro mga below, ano kami, mga wala pa kaming 100 dyan. From ano yan, Singapore, tapos ikot kami ng Malaysia, pabalik. For 5 days yan. So pumaparty lang kami for 5 days. So 5 araw kami lasing. Huwag ka lang tatalon kasi iwan ka sa Pacific Ocean yan eh. So ang nangyari, inulit namin after niyan, not Korea ulit kami. Eh, alam niyo naman, sa Front Row, libre yan. Sama ka lang ng sama, basta may passport ka, tsaka masipag ka, pwede ka talaga makasama dyan. Eh, adami na inggit nung It's the Ship, inulit namin sa nung 2017. Pero mas marami na kami, 200 na kami. Mas malaki din yung barko namin. Ayan, oh. Tapos ikot kami ng Singapore, pumunta kami ng Phuket, Thailand. Guys, ito yung sa baba, sa Phuket, Thailand po yan. Sabi ko, pagbaba ko dun sa barko, wow, ang laki ng Phuket. Ang ganda ng Phuket, kasi ang ganda talaga niya. The best ang Phuket. Bakit po ba? Saka ang bango sa Phuket. Yung lugar. Bakit ba kayo natatawa? Phuket naman talaga yan eh. Lugar yan. Kaya dudumi ng mga mind nyo. Pag sabi ko, wow, ang laki ng Phuket. Malaki naman talaga siya. Pumunta na lang tayo sa Amerika. Ayan. Guys, ito palang tapos sa usapan. Dinala kami ng Front Row sa United States of America. Sa West Coast yan, pumunta kami ng California, di ba? Ng Las Vegas. Nag-casino ako sa Las Vegas, talo ako. Oh, tapos nag-Hollywood Walk of Fame kami. Di ba? Tapos pumunta kami ng Yosemite National Park. Nag-Grand Canyon pa kami. Di ba? Hindi kami nag-Front Row niyan the whole time. Halos 3 weeks kami niyan nasa US. Ito yung nakakabaliw. Kasi pag uwi namin from America, kinabukasan, kahit may jet lag, kinuha ko yung cheque ko. 3 linggo umabot siya ng 466,000. Yan o. Kasama ko sa picture si Sir AR. Kasi pagdating ko, sabi ko, nagkasalubong kami doon sa dating office. Sabi ko sa kanya, kukunin ko kasi cheque ko eh. Ay, sama ako. O yan. Pagkakita niya, tuwa-tuwa siya. Pwede na ba yan? Habang nasa US ka, kumita ka ng 466,000. Sa Front Row lang po nangyayari yan. Diba? Alam mo, sa trabaho, kahit magbakasyon ka, pahirapan eh. Sa kapag nagbakasyon ka doon, mag-iipon ka muna. Doon nasa ABS-CBN ako, alam mo, madalas ako pumupunta ng Boracay, pero sarili kong gastos yun. Kaya pagbalik ko rito, mga 3 days lang yun ha, pagbalik ko dito, gutom na gutom ako eh. Wala ng pera eh. Pero sa Front Row, meron kang kalahating milyon, di ba? After nyan, eto nakatuwa, nung January 2019, dinala kami ng Front Row sa Israel, sa Holy Land. Kaya medyo nakakalungkot kasi may war ngayon dun, di ba? Pero, guys, ito po yung Old City of Jerusalem. Tapos ito yung birthplace ni Jesus Christ. Alam mo, promise, nung nahawakan ko yan, marami akong pinagpipray dyan. Mamaya sabihin ko sa inyo, isa sa pinakamahalagang pinagpray ko dyan. Kasi dyan sa pinanganak, yan mismo, yung Silver Star na yan. Dami kong pinagpray dyan. Tapos, dito naman yung libingan niya. Nahawakan namin ni Sir Anto yung libingan niya talaga. As in, grabe talaga yung pakiramdam. Yung pagpasok mo pa lang dun sa loob, maiiyak ka eh. Kasi may iba yung pakiramdam niya. So holy. Kaya sabi ko, grabe, iba talaga yung feeling niya. Yan sa loob niya. Hindi ko na-picture lang kasi umiyak ako na umiyak eh. Eh, syempre, iba yun. Tapos yan, punta kami sa Sea of Galilee. Yan, di ba dyan sa tubig na yan, naglakad si Jesus Christ, diba? O, sa mga believers. Ayan, after nyan, after namin sa Israel, pumunta na naman kami ng South Korea. Nakakainis, no? Pabalik-balik, eh kahit pang 5, pang 6, sasama pa rin ako dyan. Libre kaya yan? Aarte ka pa ba? Hindi ka lahat ng tao nakakapunta ng Korea. Tama ba? O, sino dito gusto pumunta ng Korea?
O bigyan ng karapatan niyan, di ba sir, sa tour. Bigyan ng karapatan, pumunta ng Korea. Pero alam mo, after ng Korea namin, pumunta ulit kami ng United States. October naman to. October yan. January, Israel. February, Korea. October, sa New York naman kami. O, pang isipin mo, sa isang taon, nakatatlong bansa ako. Grabe, no? Grabe talaga, si front row. Sa New York, Washington, sa Philadelphia. O, huwag niyo po isipin, hindi po yan White House, ha? Yun po ang White House, oh. Doon kasi sa Antipolo, pagkakita, ay, White House. Ito yung White House. Pagputi White House agad. Ito yung Capitol Building. Ayun po yung White House. Doon nakatira ang presidente. Dito yung mga Congress, mga Senator. Okay? Parang ito yung patasang pambansa nila. Ayun yung Malacanang nila. Okay, di ba? Bawi na ba sa 4988? Grabe, no? Eh, natapos yung travel kasi may pandemic. So, hindi muna kami nakapag-travel. Pero nung bumalik na yung travel after 3 years, last year, alam mo magawa nyo yun na pala, grabe na, sa Tokyo, Japan kami. Noong November din to eh. 65 kami, dinala kami sa Tokyo, Japan. Diba? Pwede na ba yan? Alam mo nakakabaliw, si Sir Sam sobrang generous niya. Pinag-shopping niya kami sa Louis Vuitton. Ayan o, 65 kami, pinag-shopping niya kami ng LV. Okay, maingay, pero alam mo ang binayaran niya, in less than 3 hours, 8.6 million. Kasi sabi niya, ano ba naman yung malapit na yung Pasko? Regaluhan ko yung mga front row family ko. Kasi tinanong siya nung ano, yung sa airport police, kasi syempre, pag bumili ka ng ganyan, kahanapan ka nung ano eh, kasi may tax refund yan. Tinanong siya nung ano, nung airport police, bakit ka bumili ng ganyan? Napakarami naman yan, ganun-ganun. Sabi ni Sir Sam, you know, it's Christmas, I want them to be happy. I want them to be happy. Kaya ako binila sila ng ganyan. Kaya may nakita niya yung mga bag. Maya-maya yung police, gumagano na kay Sir Sam. Gumagano na kay Sir Sam. Sabi niya, thank you for helping our economy. Thank you. Kala ko, si kuya naman, ito zero to eh. Di ba? Ang tindi, no? 8.6 million. Bali, ang total niya sa yen, 17 million yen. So, sa peso, 8.6. Tapos, ito yung kinuha ko na bag. 123,000 yan. Grabe, no? Tapos, meron niyang kasamang key holder na nagkakahalaga ng 23,000. Nabaliw ako kasi sabi ko, grabe, key holder lang, 23,000, eh sahod ko dati yan. So syempre, pag nasa Japan ka, pasyal ka sa ano, sa Shibuya Crossing kasama ang LV. Diba? Kasama si Sir Sam. Kasama yung LV, kasama mo yung SV. Diba? Sa pinakasikat na crossing sa buong mundo. Pero alam mo, hindi ko pa rin ipapatalo ang EDSA Crossing. Kasi dyan, wala pa namatay dyan eh. Sa EDSA, ang dami na. So, EDSA pa rin ako. EDSA Crossing. Diba? Bawi na ba, guys? Noong September, marami kaming member dito na walang passport. Patitikas ang ulo, ayaw kumuha. Reklamo ng reklamo, eh, paano kami na wala kami passport? O, so, siyempre, si Fronto, ginagawa ng paraan niyan. Kaya noong September, nagpatour si Fronto sa Boracay. Guys, alam mo ba, ilang beses na ako nakapunta sa Boracay, pero ito yung pinakamasayang Boracay tour. Kasi libre. Libre ng front row yan. Alam mo ilan kami? 150 kami. Tapos alam mo kung saan kami nag-check-in? Nag-check-in kami sa Aqua Boracay, isa sa pinakamahal na hotel sa Boracay. At ito pa yung the best. Kita niyo yung picture ng kasama ko. Kilala niyo yung kasama ko? Si Miss Rian Ramos. Alam mo ba? Kainuman namin yan gabi-gabi. Siya yung kainuman namin. Di ba, Ma'am Jessica? Sir AR? Siya yung kainuman namin. Si Miss Rian Ramos. Girlfriend po siya ni Sir Sam, yung aming CEO. Okay lang ba yun? Ano, juicy ka pa rin. Sa'yo gusto mong kainuman? Si Aling, ano? Aling Vicky. Kinala niyo si Aling Vicky? Aling Vicky, yung anak niya nahulog sa kanal. Sa maya-maya, oh, ba't ang bilis mo? Nakalimutan ko. Hindi nga pala ako si Aling Vicky. Naisip ko lang. So anyway, wala tayo dito. Remember, this was my first car, di ba? So ito po yung second car ko, wala pa dyan sa dalawa sa likod nyo. Ito po yung second car ko, yung Lancer, binenta ko po yan, bumili po ako ng Camaro RS. Yan siya. Siyempre pangarap, ina-upgrade. Tama ba? In-upgrade lang natin. So yan siya, guys. Yan, dinala ko sa province namin yan, sa Bicol. Diba, ang ganda. Kaya lang, naging problema ko dyan, yung mama ko ayaw sumakay. Kasi sobrang bilis, medyo ano yan eh. Dinala ko siya sa Baguio. Alam niyo mang Cannon Road, di ba? Sobrang sigsak yun.
Natawa ko sa kanya kasi lahat ng santo tinatawag niya. Tapos sa dulo ng dasal niya, sabi niya, Jose Rizal, kawaan mo kami. Huh? Sabi ko, kailan pa naging santo si Rizal ma? Na-promote siya. Sa nervous niya, na-promote si ano. Pero alam niyo po, lahat ng ginagawa ko talaga, syempre para sa parents ko. Wala pa po kasi akong asawa eh. Naghahanap pa lang po ako. Baka po may kilala po kayo, sabihin mo, naka-GTR na siya, naka-Maserati pa siya. Ha? Opo. Virgin pa po kasi ako eh. So binilang ko na lang po ng Montero, di ba? Bumili po ako ng Montero Sports. Siyempre guys, kailangan natin bumawi sa magulang natin. Kasi ang anak na mapagmahal sa magulang ay malayo ang mararating niyan. Malayo ba narating ko? Siyempre, mapagmahal tayo sa parents natin. Kasi nga, sabi ko nga kanina, ang magulang natin wala namang lifetime warranty. Kaya unahin po natin sila, di ba? Alam mo, pinakamasarap na reward dyan? Hindi naman yung dalawang sasakyan. Ito, yung masarap na buhay na ibibigay ko sa kanila. Di ba? Yung ngiti ng nanay ko, yung saya ng tatay ko, yun na yung pinaka-reward niyan. Yung mabigyan ko sila ng masarap na buhay. Hindi, yun na yung pinaka-masarap na reward. Kasi kung hindi ko gagawin, sinong gagawa? Yung mga kuya ko nagsipag-asawahan na. Wala naman ng iba eh. Siguro ako talaga yung binigyan ni Lord ng mission para gawin ito. Kasi ako yung pinakitaan niya ng business opportunity na to eh. Hindi nga ako na-invite. Di ba dalawa lang naman lagi pagpipilian mo sa buhay? Huwag mong gawin or subukan mo. Kaya ako mas pinili ko subukan. Sabi ko, try ko. Paano kung totoo nga yung sinasabi nila dyan? Mas maganda na yung mangyari sa akin kaysa pagsisihang ko balang araw. Tama ba? So lahat ng to sinubukan ko lang naman. At siyempre, pag sumubo ka at nagdesisyon ka sa buhay, huwag na huwag kang papayag na matatalo ka kasi sa fronto wala kang talo rito. Paano ka matatalo? 49.88 lang naman yun. Eh, ilang beses mo nang ginastos yan eh. Wala nga bumalik sa'yo, pinanlandi mo nga yan eh. Walang bumalik sa'yo. At least sa front row, ilagay mo sa tama yung 49.88. Pag tulong-tulungan natin, arali natin yung negosyo, darating ang panahon, yun nangyari sa akin, baka mangyari na rin sa'yo. Tama ba? Wala naman imposible, di ba? Pag naniniwala ka sa sarili mo, walang imposible. At sa front row po, lahat welcome dito. Kahit ano ka pa. Kahit ano pa edad mo. Kahit ano pang kasarian mo, basta tao ka. Minsan nga, yung mga hindi mukhang tao, pwede pa rin dito. Basta may pangarap siya. Tama ba? O, dahil dyan, pangarap pa rin. Ayan. Ayan na siya ngayon, oy, nasa likod nyo. 2018 ko po yan, nabili ang Nissan GT-R na yan. Di ba? Kapalit ng 4988, pwede na ba? Alam mo, sobrang halimaw ng sasakyan na yan. Ha? Sa sobrang haliwan niya, pag dinadrive ko yan, takot na takot ako sa kanya. Kasi pag inaabakan ko yung gas niya, gusto niya magwala eh. Totoo yan. Kaya nga sabi ko, hey, kumalma ka. Oh. Pwede na ba yan, guys? Ayan yung kotse ko, kahapon. Yan yung kotse ko kahapon. Kasi ito kotse ko ngayon, oh. Ayan, oh, sa likod nyo. Ayan siya. Guys, welcome naman natin aking bago-bago Maserati. Oh my God. Ito siya, guys. Oh, nga pala, may sinabi ko kanina, yung key holder na 23,000. Ito po siya, oh, yung LV. Ito siya, guys, oh. 23,000 kasi to. Ito lang, ah. Siyempre, ibang usapan kasama to. Ito po yung susi niya, no? Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, yan, yan, yan. Yan, At ito siya. Ito siya, oh. Ito na siya, guys. Yung 4988 ko. Oh my God. Alam mo, ewan ko ha, nung nag-event kami sa Mall of Asia, I was formally welcomed as one of the newest Maserati Owners Club. First in Asia. Yan. So, pwede na ba yan? Pwede ng nanay ko ngayon eh. Tuwa siya sa akin. Sabi ko, ma'am, may bago akong car. Dadali namin yan sa Manawag sa Sabado. Kasi birthday ng nanay ko, gusto niya magmanawag. Sabi ko, sakto, papabinyagan ko yan. Gusto niya magninong? Pabinyagan ko yan sa Sabado eh. Pero pag nagninong kayo, ninang, ang bigayan dyan, 30 mil ang pinimum, ha? Oo, kasi... Eh guys, pwede na ba yan? Nakakatuwa lang kasi, sino ba naman ako? Ako lang naman si Philip. Well, pogi, pero... Bakit? Pogi naman ako, ha? Hindi ko lang madalas sinasabi, pero... pogi naman ako, eh. Hindi ba sobrang pogi? Pogi naman. Swerte talaga, ma'am, kasi sariwang patoy. Sariwa, oh. Never been kissed. Never been touched. But totally damaged.
pagdadamot ba natin tong katawan na to? Yung mga ganitong katawan, di na nga, di ba, wala kang abs, pagdadamot pa, hindi na pagdadamot yan. Pero alam nyo guys, proud naman ako sa sarili ko. Of course, sa tulong ng upline ko. Guys, palapakan naman natin yung poging-poging Sir Anto. Kasi hindi namin ito magagawa, lalo na ako because of him. Kung wala yung guidance niya, hindi ko ma-achieve itong success na ganito. So, sobrang thankful ako sa front row. Pero alam mo, proud ako na na-achieve ko to. Pero meron ako isang bagay na sobra-sobra akong proud na gusto ko ipagmalaki sa inyo. Hindi po yan mga sasakyan sa likod nyo. Hindi po yan. Ito po. Yan po yung bahay namin sa Taguig. Yan po yung kinikwento ko kanina, palaging binabaha. Para makita nyo, hindi po ako nakmayaman. Lumaki po ako sa bahay na palaging binabaha. Kaya nga po wala kaming matinong gamit eh. Makita nyo ba ito? Yung supa na yan, wala nang kutsun yan. Yung rep na yan, di po rep yan, aparador na po yan. Dito po ako tumayo sa gitna ng bahay na yan. Diyan dumaan lola ko. Alam po, pag bumabaha sa amin, sino dito na experience na ng binabaha yung bahay nila? Diba? Well, sabi nga nila, mas okay pa rin yung baha kaysa sa sunog. Pasalamat pa rin sa Diyos. Pero alam mo, pag humupa yung baha, anong iiwan yan? Makapal na putik. Yun ang sumisira ng mga gamit. At hindi ko makakalimutan palagi kapag nililinis sa amin yung bahay. Iiwan palagi ng nanay ko yan. Kaya ako pag nakita ko, umiyak yung nanay ko, natudurog talaga yung puso ko eh. Hindi ko kaya nakikita ko yung magulang ko na nahihirapan talaga. Kaya nga ako nagsusumikap sa buhay. Eh, nagwawalis kami ng putik. Kaya ako pag nakita ko, umiyak yung nanay ko, natudurog talaga yung puso ko eh. Hindi ko kaya nakikita ko yung magulang ko na nahihirapan talaga. Kaya nga ako nagsusumikap sa buhay. Eh, nagwawalis kami ng putik. Umiyak siya. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi niya, ganito-ganito. Sabi ko, huwag ka na umiyak ba? Kasi yung putik, di man nawawala eh. Linisin na lang natin. Pero alam mo, deep inside, natudurog talaga yung puso ko. Kasi, hindi naman nila deserve yung ganun. Tama ba? Kaya nga ginagawa ko lahat. And maliit pa lang po ako, pinapromise ko sa kanila. Sabi ko, balang araw yung bahay na yan, ako magpapagawa niyan. Kasi wala namang iba eh. Pinangako ko sa kanila yan, kaya ako nag-abroad, kasi gusto kong ipaayos yan. Kasi nag-aalala ako sa sobrang luma ng bahay na yan, lumundag lang si Dora, baka gumuho na yan. Kasi sobrang luma na po yan eh. 30 years plus na yan. 6 years old, nandiyan na ako eh. Eh medyo natagalan ng konti, noong 2019, right after Israel tour namin, tinupad ko yung promise ko sa parents ko. Ikaw ba naman, galing ka sa Holy Land, di ka pababait. Diba? Alam mo, unang-una akong ginawa, tinawagan ko nanay ko, that time, nakatira ako sa QC, dito sa QC, sabi ko sa kanya, hanap muna kayo ng titirhan kasi ipapaayos ko yung bahay niyo. Eh sabi niya, tagal mo na sinasabi yan, hindi naman nangyayari. Sabi ko, this time, totoo na. Natagalan lang ako ng konti, pero this time, totoo. So hindi siya naniniwala. Sabi ko, ma, maniwala ka na. Kasi, eh, bahala na, sabi niya. Eh, ayaw niya talaga maniwala. Ah, kinabukasan pumunta ako sa amin, pinademolish ko yung bahay niya. Ikaw ba naman, pinademolish ko, maniniwala ka na? Iniyakan niya naman yan. Mama ko, mahilig umiyak eh. Sabi ko, huwag ka na umiyak. Sabi niya, kasi wala na tayong bahay. Diyan kayo lumaki. Diyan na bulat ang mga pangarap niyo. Alam mo yung mga magulang, di ba? Ibabalik lahat. Diyan ko kayo pinapalo. Wawa, naalala mo pa yon? Sabi ko, huwag ka na umiyak kasi kaya ako pinag-iba yan kasi may bagong itatayo dyan, ma, ang bahay mo, ma. Ito na po yung bahay niya. Nagawa ko po yan. Ayan na siya. Katas ng front row. Guys, alam mo magkano yan? 4 na milyon po yan. 4 na milyon po yan. Alam mo, nakakatawa lang yung kapitbahay namin. Kumalat dyan sa lugar namin na drug dealer daw ako. Naku, lalo na pag inuwi ko yan. Naku, sinasabi ko. Yan, GTR na yan, hindi ko may uwiyan dun sa amin kasi mapupunit yung bumper niyan. Sobrang lowered yan eh. Eh, di pa nila nakikita yan. Pag yan ang inuwi ko bukas, ay sigurado yun. Bubulong-bulong na namin mga kapitbahay. Sabi ko sa'yo, nagda-drugs yan eh. Ganda ng kotse, di ba? Mga drug addict lang nakakabili niya. Talaga ba? Hindi ba pwedeng Lux White muna? Kaya nilagyan ko yung gate namin ng ano eh, malaking tarpaulin. Katas ng Lux White. Eo. Buti na lang talaga, sabi ng nanay ko, nung nagawa yan, sabi niya, buti na lang matigas ulo mo, no? Matigas ulo ko kasi pinapatigil nila ako sa front row dati. Gusto nila magtrabaho lang ako. Gusto nila gamitin ko yung pinag-aralan ko. Wala namang masama dun. Pero hindi ko nga nakikita yung sarili ko na dun ko matutupad yung pangarap ko. Sa front row ko nga natupad. Kaya nga sabi niya, buti na lang matigas ulo mo. Minsan pala yung katigasan ng ulo, may maganda rin na itutulot, ano? Buti na lang talaga.
Kasi kung hindi ko napagawa yung bahay tapos nag-lockdown, oh my God, hindi ko na alam ang mangyayari sa amin. Kaya salamat sa Front Row, binago niya yung buhay ko. Hindi ko po yan pinapakita para iingit sa inyo. Pinapakita ko yan para at least makita mo na ganito kaganda yung business namin. Kaya nga 13 years na ako dito eh, ginagawa yung business. Kasi gusto ko, yung mga tao makakarinig ng story ko, ma-inspire din katulad ko. Diba? Kasi sa labas, kahit naman anong gawin mo, wala ka namang makikita ng ganito kagandang kitaan eh. Diba? Ngayon, part ako ng Elite Millionaires Club. Nanganak na po ng 35 million plus yung aking 14,988. Pwede na ba yon? 35 million. Marami na po kami natulungan dito. Ilan lang po sa mga taong natulungan namin kumita ng milyon. Kasama namin, kasama ko Sir Anto. Ito po yung ginagawa namin. Okay lang ba yun? Isa kami sa tutulong paano baguhin yung buhay mo? Okay lang ba pag naging part ka ng Front Row? Isa ako sa magtuturo sa'yo kung paano mo kikitain yung milyon mo? Okay lang ba yun? Isasakay kita dyan? Okay lang ba magkakapi tayo ng Lux White Coffee? Sa harapan ng ating Maserati Levante? Sumula pala bukas, maarte na pagsasalita ko eh. Kasi required daw yun. If you're driving a Maserati Levante, kailangan GT, red, it should be, hello, how are you today? Pero baka isang linggo lang buhay ko pag ganyan. Diba? Kaya ganyan na po kami karami guys. Ito po yung team namin sa Front Row. Okay lang ba ganyang karaming tao tutulong sa inyo? Oo naman, sabi ko nga, pagtutulong-tulungan natin tong business. Hindi mo to gagawin mag-isa. Marami kami magtutulong-tulong sa'yo. Huwag ka mag-alala, napakarami na po namin dito na tulungan kumita ng milyon. Katabi mo nga yung iba. Diba? Pwede ba tumayo yung mga millionaires club natin dyan? Sir EJ, Ma'am Judy, Sir Andrew, Ma'am Jessica, Sir AR. Di ba nating millionaires club nasa province, sumahataw. Ayan, ito si Sir Reynald. Isa po siya sa inawardan namin noong November 6 sa Mall of Asia. Bagong Millionaires Club namin. Dati po siyang security guard ng McDonald's. Alam niyo po ba siya, yung mga ka-front row namin, pinapalabas niya sa McDonald's. Tinataboy niya. Eh sa araw-araw na nagpe-present yung mga front row doon, na-realize niya, parang ang ganda niya na. Kaya ang sumunod siya naman yung pinalaya. Sabi ko, karma. Pero ngayon, Millionaires Club na po namin yan. Oh my God, Sir Reynald, congrats. Isipin nyo, from a security guard ngayon, a millionaire of Front Row. May isa pa kami dito, bagong-bago, si Ma'am Camille. Asan ka? Ma'am Camille Morales, ang napakagandang Ma'am Camille. Dati po siyang teller ng BDO. Ngayon, newest millionaires club po natin. Grabe talaga, guys. Kahit anong background mo dito, kayang-kaya mo yan. Kasi kung nagawa ng dating security guard, nagawa ng dating bank teller, ibig sabihin, kaya mo rin. Isa lang po sila sa mga libong millionaires club namin na ginagawa yung Front Row araw-araw, di ba? So, yan, dahil sa mga products na yan. Kung iniisip mo, di ba, hindi mo hilig pagbibenta-benta, pareho tayo. Pero sarap kaya magbenta? Sarap magbenta. Hindi mo hilig magbenta, pero grabe ka mag-check out. Di ba? Okay lang sa'yo, taga-check out? Hindi, dapat ikaw nagbibenta. Kasi ang nagbibenta, yun ang kumikita. Kaya no, grabe guys, yung product natin. Eh, meron pa tayong Lux White Coffee, tsaka ito, guys, Diyos ko naman. Yan yung mga product natin, ang lalaki. Pag nag-member po kayo, ganito po kalaking exfoliating, ha? Good for 10 years po kasi yung gamitan. Ang ingredient po niyan, tatlong tao. Yan po yung bago nating Lux White Brilliant Exfoliating Facial Set, ha? Saka, sino dito mahilig magkape? Ay, nako. Kailangan yung tikman yung aming Lux White Coffee. Kasi pag tinikman mo yan, mapapanaginipan mo talaga ako. Sinasabi ko sa'yo, kaya try mo yung aming Lux White Coffee. Mapapanaginipan mo ako. Ang sarap ng kape na yan, guys. Sobrang sarap. Hindi po ako OA. Maliit pa lang ako. Nasa sinapupunan pa lang ako ng nanay ko. Nagkakape na ako. Kaya alam ko ang lasa ng kape. At yan ang pinaka-the best na kape na tikman ko. Hindi OA yan. Gusto mo, try mo. Di ba? Pag trinay mo, sigurado yan. Mapapabili ka ng coffee namin. Okay? So, ayan oh. Sarap kumita sa Front Row, guys. My God. Ayan po, yung mga team namin sa ibang bansa. Pumupunta po kami dyan para mag-training. Kasama ko si Sir Anto. Nagpupunta kami sa Hong Kong, sa Dubai. Iniikutan po namin sila. Kasi we have 9 branches abroad, ha. Sana nga, this December matuloy po ako sa Qatar. Kasi
yung team po natin sa Qatar lumalaki na rin. So baka pumunta po ako ng Qatar. Ang sabi sa akin, pumunta ako ng Qatar, yan daw yung Maserati sasakyan ko. So pinag-iisipan ko ngayon. Di na gets yung iba. Anyway, so yan. Guys, di ba? Deserve natin yung maka-experience ng ganyan. Okay lang ba yun? Tanong ko sa inyo, yan, masarap mag-yacht party. O, deserve natin mag-yacht party, guys. Kaya dapat, maging part ka ng front row. Ito yung team namin, di ba? Paminsan-minsan. Kailan nyo naranasan mag-yacht party? Hindi pa, di ba? Pwede natin yung experience sa front row. Tama ba? Tanong ko sa inyo, masarap ba yung front row life? O, lahat ng mga sinay ko sa inyo, hindi po yan ano, para iingit kayo. Sinay ko po yan para sana na-inspire kita today. At syempre, dahil nandito ka ngayon, meron akong good news sa inyo. Pero po akong good news sa inyo, ipaparapol ko po yung ano, yung pong pangharang ng mga sasakyan. Paparapol ko. Dahil gusto nyo pong good news. Taas ang kami ng mga bisita natin. Mga bisita natin, yan, mga good news. Kayo, ibibless ko today. Kasi sobra-sobra ang blessing na binigay sa atin ng front row. Pero bago ko, alam ko naman kaninang-kaninang pag gusto maging part ng front row. Pero may isang bagay kasi gumugulo sa'yo eh. Kanina pa eh. Di ba yung 14988? Alam mo, sa dinami-dami ng sinare ko sa'yo, nasa utak mo pa rin yung 14988. Sa dami ng pinakita ko sa'yo, pwede mangyari sa'yo, nasa utak mo pa rin yung 14988. Naiintindihan kita kasi ganyan din naman ako dati. Pero syempre gusto ko tang i-bless today. Kasi gusto ko maging part ka ng front row. Kung ano man yung pangarap mo, unti-unti nating kunin yan dito. Pero bago po yung good news, meron lang ako tatlong bagay na ipapaalala po sa inyo. Mga natutunan ko po ito habang ginagawa ko yung business. Number one, huwag po kayo makikinig sa negative. Kahit ano pang ma-encounter yung negative, negative na tao, negative na situation, huwag po kayong masyadong maniniwala dyan. Actually, huwag kayo maniwala sa negative. Kasi marami pong tao, pag nakausap mo, sasabihin, ah, huwag ka sasali dyan sa front row. Niloloko ka lang ng mga yan. Lahat na sasabihin sa'yo na feeling nila sila yung pinakamabait na tao sa mundo. Diba? Lahat ng pwedeng sabihin, sasabihin nila. Yung iba sasabihin, na, sumali ako dyan, wala naman nangyari sa akin. Lahat na. Eh paano, sumali, di ka ba nagpakita? Di ka kikita pag di ka nagpapakita. Ganun din naman yun. Pag nagtrabaho ka, kailangan pumasok ka araw-araw. Kasi pag di pumasok, sibak ka. Diba? Kung iniisip mo rin, para lang ito sa masisipag, abay, oo naman. Kailangan talaga nagsisipag tayo. Kasi ayaw ng Diyos ng tamad. Tama. Pag tamad ka, di ka asenso. So, kailangan masipag. So, bawal po makinig sa negative. Huwag ka makikinig dyan. May nabasa nga ako sa Facebook eh. English. Sabi dun sa post, a negative person will never give you a positive life, bitch. May bitch kasi. May kaaway. Siguro may kaaway siya. Nabasa ko patuloy yung bitch. Tak-tak-tak yun yung bitch. Sino kaya sabi ko? So, nasama ko tuloy yung bitch. So, a negative person will never give you a positive life, bitch. Diba? Pangalawa, yung po nag-invite sa inyo, eh huwag niyo po muna masyadong hanapan yan. Baka mamaya, kilitiin mo yan. Hoy, nasaan yung Maserati mo? Alam niyo po, 13 years ko na pong ginagawa si front row. Nakita niyo naman nangyari sa akin, di ba? So, sa April, ay 14 years old na ako dito sa business. So, sabihin na lang natin, nagpas isang dekada ko nang ginagawa yung business na to. Yung nag-invite po sa'yo, huwag mo munang hanapan ng Maserati, ng GTR, ng Million. Baka po kasi nagsisimula pa lang din yan. Baka 10 months pa lang na member yan. Baka 1 year pa lang. Baka nga 2 days pa lang. Baka nga 2 hours pa lang eh. Kahanapan mo ng million. Huwag po tayong tanga sa buhay. Siyempre, dahil bago yan, mas maganda sabayan mo. Bigyan mo ng 2 to 3 years yan. 2 to 3 years, sumabay ka. Malay mo naman, 2 years from now, 3 years from now. Hindi ka pa man naka-GTR or naka-Maserati. Baka naman, meron ka ng SUV by that time. Diba? Walang masama doon. Baka naman by that time, isa ka na sa Millionaires Club ng front row. So it will take time, pero hindi ka man abuti ng 10 taon bago mo kitain yung first million mo rito. Kaya nga wala kang talo sa front row. Tama? And pangatlo, pag uwi nyo po later, huwag nyo po muna siyang i-share kasi mahirap pong i-explain kung di nyo na pa naman naiintindihan. Okay lang ba yun? Mas maganda pag member ka na ng front row at meron kang friend na gusto mong i-invite, invitein mo dito. Iupo mo dyan, kami na po mag-i-explain. Okay lang ba yun? Para hindi ka na mahirapan mag-explain. Kami na lang ang mag-i-explain para sa'yo. Pag sumali siya, kikita ka na. Tama? Okay. And the good news is, may good news po ko sa inyo.
Para po sa mga bisita namin, unang-una, salamat po sa oras, guys. Palakpakan natin yung mga bisita natin. Kung ang iniisip mo yung 4988, huwag ka mag-alala. Tutulungan kita makapagsimula sa front row. Kasi 4988, ginagawa ng paraan yan. Huwag mo pag ipunan, gawa mo ng paraan. Kasi pag inipon mo yan, abutin ka ng 20 years, di mo maipon yan. Gagawa mo ng paraan. Pero tutulungan kita makapagsimula, hindi ng 4988. Okay lang ba? Okay lang ba? Pero para lang po ito sa mga seryosong tao, ha? Kung gusto mo, kausapin mo yung nag-invite sa'yo kung paano. Pero gagawin ko na lang, bibigyan kita ng malaking-malaking ano, chance para gawin yung front row, para makapagsimula ka kagad. Yung 4988 mo, tumingin ka! Nakikita mo yan? Ano to? Susi. Ang bigat. Yung 4988 mo, gagawin ko Maserati. Yung 4988 mo, para makapagsimula ka sa front row, gagawin ko na lang siyang 5,988. Okay? 5,988, simulan mo kagad yung front row. Bago ako matapos, meron akong sasabihin sa inyo. Kanina sinabi ko sa inyo, nagpunta kami ng Israel, meron po akong pinag-pray. At ako naniniwala ako na gagamitin ako ni Lord para sa mas maraming tao. Isa po sa mga pinag-pray ko noong nasa Israel ako habang hinahawakan ko yung kanyang libingan tsaka yung kanyang kung saan siya pinanganak. Isa sa mga pinag-pray ko, dahil tinulungan lang naman ako ng front row, dinala ako ni Lord sa front row kahit hindi ako na-invite. Alam mo, sabi ko sa kanya, sana maging instrument ako para sa pagbabago din ng buhay ng ibang tao. Lahat ng kakamayan ko na seryosong gagawin yung front row, magbabago po talaga ang buhay. At ako, naniniwala ako, kausap ko si Lord. So okay lang ba kakamayan ko po yung mga bisita natin? Salamat po sa time na binigay niyo. Ako po si Philip. Welcome sa front row.